Hello guys, so andito tayo ngayon again sa ating bike vlog. So papakita ko na sa inyo yung mga naipon nating gears, ano? Yung naipon nating gears sa ating bike journey. So far, ay ito siya. Makita ko sa inyo, binili ko sapatos. Binili natin yung sapatos is Alpine Star SMX 1 RV2 vented black. Leather siya, perforated. So, yun. Manual, sticker. Shoes. So, mayroon siyang slider, tawag. So, yan. Perforated leather. Tapos meron siyang protector sa likod. So good for ano, riding talaga. Riding boots. So kailangan 'yan pag magte-training ka. Hindi yung basta-basta boots lang. So they allow leather boots, working boots. Hindi pwede ang Blundstone tsaka Dr. Martens kasi meron silang garter dito. So 'yun. Shoes. The next one will be the motorcycle bag. Ito, nabili ko lang to sa Wish. Mura lang, pero mukhang maganda naman. Yung brand is Motocentric. So, yan, Motocentric. So, 3-in-1 siya. Pwedeng backpack. Pwede ring tail bag compartment. So, pwede siya sa likod. As a compartment, pwede rin siyang bag. So maganda yung quality, mayroong carbon fiber thingy here, logo ng Motocentric, tapos mayroong pang stretchable thing, tapos removable yung back strap. So hindi ko alam kung magkano original price ito, pero syempre Wish, mura lang ba. So yun, so may opening siya dito para pwede mag-open dito, may access ka. Tapos, kasha ang isang helmet dito. Buksan natin para kasha isang helmet. So, meron din siyang raincoat para hindi mabasa. Tsaka yung strap na kailangan niya pag gagawin mo siyang tail compartment. So, malaki 18 liters or something. So, yun. Kasi bala ko bumili talaga nung turtle shell na motorcycle bag, kaya lang is too expensive. So buti nakita natin to, maganda naman. So napabili ako nito kasi nabudol ako sa marketplace. Meron kasi akong nakita sa marketplace na same item. Box nating same item. Binibenta niya ng $100. So, syempre pinuntahan natin, binili natin. Kaya lang napansin ko bakit wala siyang ibang components. Sabi ng lalaki, it's an original. Pinakita pa niya sa akin yung comparison dun sa Amazon, which is nagtaka na ako kasi kamukha talaga, as in nung fake yung original. Pero pag hindi ka masyadong mabusisi, mapapansin mo siya na fake. So I've done my research, which is napag-alaman natin na fake na yung bag. So sinoli ko siya. So bumili na lang ako sa talagang binibilan ko ng bag ng mga motorcycle gear, which is luckily naka-sale siya. So kung papansin nyo, this is a Mach 5, pinakamalaki dun sa Mach series. It's a 22 liters capacity, which is very good.
tapos expandable pa. So yung kanyang outer shell is a one shot injected mold carbon fiber. Talaga namang hindi siya mati-deform. Tapos meron siyang textile lining tsaka reflective. So kung makapansin niyo sa fake, printed siya, ito embossed yung logo, tapos silver ito. Tapos meron siyang maliit na pocket. Ayan. Tsaka makikita nyo, iba talaga yung ano. So kung mapapansin nyo, ayan, may logo siya, OGO, No Drunk Mach 5. Yung fake, eh, wala siyang ganyan. So, ayan. Meron siyang strap dito. Easy release. Tapos, padded. Para sa ventilation. Tapos, expandable yan. Tanggalin nyo lang itong zipper. Mag-expand yan. Tapos, tingnan natin yung loob. Pakita ko sa inyo yung loob. Yung loob nito is, yan. Maraming pockets. Yan. So, sa zipper pa lang makikita nyo na original at saka yung fake. Pag yung zipper is walang tatak na audio, fake yun. Tsaka dito. So, yan. So, meron siyang maraming pocket, utility pockets. Meron siyang shoe pocket here. Dalawa. Ayan. Tapos meron siyang divider. Ayan. Meron din siyang extra helmet visor pocket. Pag gusto niyo magdala ng extra visor for the helmet. Ayan. Tapos, red yung liner sa loob. Yung fake, walang liner yon. So, ayan. So, ito nga palang strap, yung sa chest strap, adjustable yan. So, apat yung adjustment. So, kung saan yung flipper ilagay ito, pwede. Tapos, yun. Tsaka mapapansin nyo yung pinagkaiba ng fake. Iba yung texture. Like, parang, alam niyo yung sticker na carbon fiber. Yan. Ito talagang carbon lodi. This one is balaklava. Bili tayo ng balaklava. Ito ay ano po. This balaklava po is so expensive. Ayan. Hindi pa lang kung magagamit natin. So binili ko ito sa clutch.com, Ride Clutch. Kasi meron nyo sila yung raffle. So yun. Bumili rin ako nung isa na yung talagang balaklava siya na full face na 3-in-1, pwedeng half face, pwedeng anong tawag doon? Pang ulo lang or gusto mo cover lahat. So yun. So yan. Tsuka tatay. So pwedeng balaklava lang siya. Pwede rin cover yung ulo. So, maganda siya, manipis, breathable. So, sumikip man yun sa helmet mo. Okay lang. Ayan. Kasi pag nagsuot ka ng helmet, madaling mag-slide. So, meron tayong Dainese gloves. Medyo luma na. Ayan, small. Wala, I'm gonna sell this one. I don't like it. So, ayan. Dainese gloves. Meron tayong bagong gloves. Ito yung talagang sukat sa atin. Size large po ako. So, ayan. May carbon fiber knuckles. Tsaka dito. Meron din siyang slider. Ayan. So, sakto sa akin. So, ibig sabihin large talaga ako. Tapos meron din ditong cushion. So, yun. So, next one natin is yung gear sleeve para sa shoes. So, just in case hindi tayo, kasi hindi ko naman laging susuotin yung riding boots. Pwede tayo mag regular shoes lang. So, bumili ako ng
panglagay sa harapan ng sapatos para hindi masira yung sapatos pag nag-gear ka. So yan, Motowall gear lever sleeves. So yan, very usable nito. Pagka, lalo na pagka naka-running shoes ka lang pag nagmumotor. So hindi madadamage yung sapatos mo. Back protector. Meron tayong Dainese Wave yata pangalan nito. Yeah. Wave G1 back protector. Ito yung nilalagay mo sa likod ng jacket mo para mayroon kang back support. Back protector. So Dainese G1. So yung G1 is 50, size 50 pababa. Pag G2, 50 pataas. So yung Alpine Star KR Cell Alpine Star back protector. Ayan. So hindi pa natin siya nabubuksan. So ito naman, just in case ayaw mo mag-sort ng motorcycle jacket, so gusto mo lang mag-hoodie, at least ito, pwede mo siyang isuot. At least protected yung back mo, di ba? Yung likod mo. So maganda to, especially. Pero pwede mo rin yung suotin under ano, sa ilalim ng motorcycle jacket. So yun. Yung jacket ni Camille, ito. Yung napili niyang jacket. It's ano, Dainese Lola leather jacket. Maganda siya kasi padded. May napakalambot, pero protected ka talaga kasi maganda yung protection ng shoulder, sa shoulder tsaka sa elbow magkabila. Tapos yung leather niya, soft leather siya, so madaling mag-move, madali yung movement kasi nga soft leather siya. Tapos yung design niya talagang simple lang, Dainese logo lang here, ay Dainese word here, logo sa harap, tapos yun lang. So Dainese Lola for women. Medyo pricey pero worth it. Matagal mong gagamitin ito kasi leather. May panglalaki din. Kaya lang, syempre, nakabili na ako nung sa akin. So, yeah. Dainese Lola for Camille. Dainese SPR. Size ano nga pala si Camille? Size 46. Ako size 50. So, bumili ako ng SPR na textile. Textile jacket. Elbow protection. Shoulder protection. Tsaka breathable siya. So SPR logo here. Dainese here. Tapos shoulder plates. Meron pang protector yan sa loob. Meron pa yung protector sa loob. Bukod pa tong shoulder plate. Tapos yon, may ano siya, lining. May lining siya. Pwede mong tanggalin pagka medyo mainit. Tapos pwede mong gamitin dito yung back protector na ipinapasok sa loob. Kasi meron yung zipper dito. I don't know if you guys can see it. Ayan, meron siyang zipper dito. Pwede rin lagyan ng chest protector sa likod. So, yun. So, maganda to kasi meron siyang stretchable para pag mag-move ka, talagang hindi ka mahirapan kahit masikip yung jacket mo. So SPR. So price nito is medyo mababa kumpara doon sa jacket ni Camille, pero maganda to for fall, spring and summer. Dainese Santa Monica leather jacket. So itong medyo advanced tong jacket na to kasi ano to, one part of two piece racing suit. Leather siya, perforated leather. Breathable, so maganda siya. Tapos titanium shoulder plate, mga ginagamit ni Valentino. Si Valentino Rossi gumagamit siya ng titanium injected shoulder plate. Tapos meron elbow padding hanggang dito sa part, hanggang dito sa part na to. So protected yung kamay mo talaga. Tapos breathable yung ano niya, gilid. Tapos stretchable tong part na to para pagka magre-racing position ka, hindi ka mahirapan. So meron din siyang sports hump. So extra back protection, sports hump. Tapos perforated din para sa breathing, ano niya, breathable siya.
Tapos ito stretchable para yung neck mo hindi masyadong ano, reflective stuff here. Tapos yung loob niya, actually yung loob niya meron siyang thermal liner. Yung thermal liner naman gagamitin mo lang siya pagka malamig. So, ayan. So tinanggal ko kasi yung size nitong jacket na to is 48. Saktong-sakto lang sa akin. So pag nilagay ko pa yung liner, eh napakasikip na. Hindi naman napakasikip, medyo masikip lang. So, 'yun. Pero madalas ko siguro gagamitin 'to ngayon, medyo malamig na kumpara dun sa SPR. Kasi wala na sayang masyadong time mag-ride kasi October na, lumalamig na. So, let's see how it goes. Helmet natin na binili is Scorpion. Scorpion, ano ba 'to? Scorpion EXO GT920 solid white modular. Initially binili ko to para kay Camille. Pero medyo malaki sa kanya. So I'm gonna keep it. Size large lang siguro siya, extra large yung binili ko kasi extra large ako. So yun. So yun, manual may extrang, hindi ko alam kung ano yan, breather or something. Yeah. Tapos white lang siya. Pakita ko sa inyo. So, yun. Yun yung design. Ganda, no? White. Ganda pag plain white lang, eh. Okay, ang butang dumi. Ang dumi, guys. Okay lang yan. So, pag nag-training tayo, itong gagamitin natin. So, modular siya. Modular. Ayan. Modular with a sun visor. Ayan. Extra sunlight protection. Scratch proof. DOT. CE certified. Tapos, double D-ring. Double D-ring siya, guys. Ayan. Double D-ring, napaka-safe niyan. Kasi hindi yan basta-basta matatanggal sa ulo nyo. Baka pag natanggal yung ulo nyo, kasama yung helmet. Joke. So, Scorpion EXO GT920. So, yan. Next one naman is yung ating ating helmet. Ito yung unang purchase ko, helmet. Wala pa akong motor, bumili na ako ng helmet kasi nung pa lang, pangarap ko na talaga magkaroon ng helmet na, you know, kay, kamukha ng kay Valentino Rossi. So, bumili tayo ng AGB. AGB helmet. Size XL. Dreamtime. So, kilala si Valentino Rossi bilang isa sa mga pinakamagaling na MotoGP rider. Marami rin siyang champion. Marami na rin siya naging trophies. So, marami na rin siya naging helmet designs. So, sabi ko, kahit anong design, basta Valentino Rossi, bili natin yan. So, originally, ang gusto ko yung may sun at saka moon. So, yun. So, maganda, may bag. Yan. Tapos may extra pang bag sa loob. So, this was his, design is designed by Drudy. So, ayan, Dreamtime. Makikita nyo yung moon. Tapos, yung sun. Tapos, sa likod, yung pagong. Tapos, 46. Ayan, Drudy Performance. Nagpagawa ko ng sticker sa kaibigan ko. Shoutout to Ross Panidar. Maraming salamat sa sticker na Tribu de Chihuahua. Yung usually nakalagay ng decal dito. So, lalagay natin yung pagkano. So, size XL din to. Yun nga lang, hindi siya double visor. Pero marami siyang vent. Tsaka gusto ko yung tail, yung spoiler niya dito. Ganda. So, suotin natin to. Manual, may kasama siyang sticker, dalawang sticker. Clips, tsaka yung safety warning. Bumili tayo ng LS2 Dreamcatcher, Rapid Dreamcatcher. Chameleon Gloss White, size medium. Kasi medium si Camille. So, let's open it.
nothing special. Just box and dust cover. And LS2 helmet. So magandang brand din yung LS2. Sikat yan sa Pilipinas dati. Medyo pricey lang. Maganda. So pinlock na siya. Pinlock ready. Download ang manual. Maganda yung design. Yan. LS2 Boho. Tapos hindi siya D-ring. D-clamp siya. So, yun. Komportable naman yun. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Ay, no, medyo mahaba na itong video na ito. Magagalit na yung asama ko pag-i-edit. Sabi niya, hababa ng video mo paulit-ulit. So, yun. Maraming salamat sa panonood. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe. Hit the notification bell para sa next video. Bye!